isang nakaka-happy at nakaka-good vibes naman na balita itong sunod nating mapapanood. Nako, ano? Kinanggap ng ating punong mananggol pambayan, Dr. Percida Acosta DSD, ang kanyang panglabing limang award sa taong ito. Wow! Taong ito! Taong ito lamang po, Chief. Mayo pa lang, labing lima na. Lampas na sa 12 para sa isang ano, isang taong, no? 22 awards, di ba? Yes. Naku, labing lima, pito na lang, lalampasan na natin. Ano? Ay, meron po mga schedules pa. Talagang kalibasa ng pandemya, hindi po ako nakakarating. At meron lang tayo representative. Ngayon, sinisikap ko po makarating personal para i-grace sa okasyon ng ating mga award-giving bodies. Kaya ano ngayon? Ang inyong masasabing tatlo! Yes po. Itong award nga po na ito ay mula sa 4th Laguna Excellence Awards. At ito ang Lifetime Achievement Award in Public Service. Please watch this. The Laguna Excellence Award aim to acknowledge and honor individuals, groups, companies, brands, and personalities who are contributors to the community. It sought to shine the spotlight on achievements that went beyond personal recognition. Sa pamantayang ito ng 4th Laguna Excellence Awards, ginawara nila ng Lifetime Achievement Award in Public Service ang ating nag-iisang punong manananggol pambayan, Dr. Percida V. Rueda Acosta, DSD. Tinanap ang awarding sa Calamba 10th, Calamba City. Dito ay pinabatid ng Chief Public Attorney ang kanyang pasasalamat at kasiyahan sa pagtanggap ng nasabing parangal, maging ang magandang balita ng pagtatapos ng COVID pandemic. Maraming salamat po sa award na ito at nasisiyahan po ako na nandito ako. Tapos na po ang pandemya at sinabi ng WHO wala ng COVID pandemic kahapon. So palakpakan po natin ang ating bansa, ang global community. Dati po binibigyan ako ng award pero hindi po ako nakakarating. Sinikap ko po makarating ngayon sapagkat ito ay Lifetime Achievement Award. Para sa punong manananggol pambayan at sa buong Public Attorney's Office, ang award na ito ay sadyang nakapapawi ng panandaliang lumbay at lungkot. Nagdala rin ito ng panibagong alab at inspirasyon sa pagharap sa mga nakagugupong pagsubok na kinakaharap ngayon ng opisina, kagaya ng kaguluhang hatid ng POW versus POW provision. Alam niyo, habang binibigyan niyo po ako ng award, lahat po ng hirap, sakit, at maging mga pagdaramdam namin sa Public Attorney's Office ay naiibsan at napaparam. Parang lagnat na biglang nawawala. Timing na timing po ang award na ito. Sapagkat ngayon ay sadyang marami kaming pinagdadaanan kagaya ng aming milyong kliyente sa ating inambayan. Hindi pa man nangangalahati ang taon ay maraming pagkakataon ng kinilala ang ating pinakamamahal na punong manananggol pambayan, Percida Acosta, ng iba't ibang award-giving bodies. Ang mga ganitong pagkilala ay katunayan ng kalidad ng serbisyo publiko na ipinagkakaloob ng Public Attorney's Office sa ilalim ng kanyang mandato. Higit sa lahat, ang karangalang ito ay tagumpay rin ng maralitang Pilipino. Ipanalangin po natin ang ating bansa, maging kami po'y ipanalangin nyo rin. Sapagkat kailangan natin lahat ng panalangin sa panahon ngayon upang pawiin ang Ama sa langit ang lahat ng ating suliranin. Nananalig ang ating Chief Public Attorney na mawawakasan din ang mga problemang ito sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Mula po noong Enero ay 15 awards na ang natanggap ng inyong lingkod. Kaya sobra po ang kumbaga ay motivational effect sa amin sa PAW at ang talaga nakakataba ng puso, bagaman hirap kami, hirap ang aming katawan, hirap ang aming damdamin sa pagsalunga, sa mga pagsubok at pag-uusig. Subalit lalo po kaming tumatapang at gumigiting sapagkat alam namin na ang sambayan ng Pilipino ay nagtitiwala po ang nakararami sa aming kakayanan at katapat. Chief Acosta, you're defending the people's rights. You keep on fighting the good fight. The justice and public service, you've dedicated your life. You're deeply touching others' lives. Chief Acosta, you're defending the people's rights. You keep on fighting the good fight. The justice and public service, you've dedicated your life. You're deeply touching others' lives.
you're fighting the good fight. This cannot be denied. Onward in fighting. Para sa hashtag Bala News, ako si Geraldine Ranyes. Katarungan, laban sa kahirapan.